Mindanao at sa buong mundo kung saan naaabot ng The Filipino Channel. Happy New Year po! Unang linggo ng taong 2009! Kumusta ang inyong pagdiriwang sa pagsapit ng bagong taon? O teka lang, hindi pa tapos ang selebrasyon ha? Dahil ipagdiriwang naman natin ngayong gabi ang ating pagsasama-sama sa loob ng isang buong taon nitong nakaraang 2008. Ito ang mga pinaka ng taong 2008. Mga natatangi, mga kwentong buhay na nagbibigay ng kaalaman, aral at inspirasyon sa loob ng isang taong kwentuhan. Balikan natin! Ano-ano yung mga premyong nakukuha mo? Magkano? Dati sa probinsya ay isa-isang libo, gano'n. Dito? Wala. Nandito ako para ayusin yung mga kung ano man yung naiwanan ko hindi ko natapos. Sabi na akong buhay na pinig na. Thank you so much. Buhay ako. Yung showbiz, pinagpalit ko sa drugs. Liberica. Wow! Ako! Thank you! Ng inyong kwento, nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina at ito ang Rated K noong 2008. Dito sa Rated K, tayo'y lumangoy, lumipad, lumakad at umakyat maging sa kasulok-sulukan ng matatarik na bundok ng Luzon, Visayas at Mindanao. May hatid lang sa inyong tahanan ang mga kwento mula sa buong Pilipinas. Kung saan-saan na tayong bumiyahe at hindi lang sa Pilipinas pala. Dahil kung inyo pang maaalala, lumipad din tayo sa ibang bansa tulad ng Dubai. At kinumpleto natin ang 365 days around Pinas at labas. Sa bawat paglalakbay, samot-saring eksena din ang aming natunghayan. Tulad na lang ng masaya at makulay na pistahan. Sa pagbisita namin sa Cebu, nakipamiesta kami sa Maggarbong Sinulog Festival. May selebrasyon din ang mga Tagalukbang Quezon para sa kanilang patron na si San Isidro Labrador tuwing Mayo. At sa sabay ng pagdiriwang ng Pahiyas tuwing ikalawang linggo ng Mayo, Carabao Festival naman ang inaalay ng mga taga-Punilan, Bulacan bilang pasasalamat sa kanilang patron na si San Isidro de Labrador. Sugod mga kapatid na Bulakenyo! Sugod! Ayaw sugod! Ayan! Kakaiba naman ang Chinelas Festival sa Liliw, Laguna. Dito namin natagpuan ang sinasabing pinakamalaking chinela sa buong mundo. Mula sa pamimiesta sa Kapatagan, nakipamiesta rin kami hanggang sa pusod ng dagat. Pero makakalapit tayo sa Butanding. Opo. Ay, excited na ako. Naging sentro ng turismo ang bayan ng Donsol sa Sorsogon dahil na rin sa tinatawag na whale shark watching kung saan maaari kang makapaglangoy sa piling ng mga butandi. At kung may kapistahan, mawawala ba naman ang malalaking handaan? Natatandaan niyo pa rin ba ang ilan sa mga napakasasarap at minsan kakaibang putahing aming inihanda mula sa iba't ibang mga probinsya? Nakakapaso ang init dito sa lutuan ng baboy. E paano ba naman, dalawa hanggang tatlong oras
Pinaiikot-ikot ito sa may baga ng mano-mano para masiguro nga naman na tamang-tama ang luto sa loob ng baboy. At syempre, ang ating paborito, ang balat kailangan malutong at mapula. Sa bayan ng Balayan, Batangas, ang kanilang piyesta, ang lechon, hindi lang matatagpuan sa ibabaw ng baga, kung hindi, binibihisan pa ang mga ito at ginagastusan talaga para may parada lamang sa buong bayan. Dito sa Iloilo, pasok sa aming panlasa ang espesyal na inasal na manok. Ipapakita sa atin ngayon ni Mang Tatoy ang sikreto ng paggawa ng pinakamasarap na chicken inasal. Okay, special sauce. Okay, ilalagay na natin dito, ha? Pagdating sa pagkain, tayong mga Pinoy na yata ang pinakamaparaan sa ating kakainin. Pagkakalera, 1, 2, 3, 4! Tulad sa Pampanga, bukod sa pinangkakarera, paboritong lutuin din ang palaka. Ay! Wow, ayun! O, diba? O, manganta na! Ulam naman para sa mga taga-tuwi sa Batangas ang salagubang. Malachicharon sa lutong kapag itinwito. Masarap din daw kung totortahin. Mula sa mga kapistahan sa mga baryo hanggang sa mga barabarangay. Aba, sinuyog na rin namin. Dito naman sa palengke ng Malatapay sa Negros Oriental, mistulang piyesta din ang aming nasaksihan. At alam nyo pa, lahat ng tindahan dito nagbubukas lamang tuwing araw ng... Ilang barangay pa ang aming napasadahan. Tulad ng sitio Tabing Ilog sa Santa Maria, Bulacan, na kilala naman bilang Barangay Bungi. E saan barangay ka nga ba makakakita na ang bawat residente ay pawang mga bungal o lagas ang ngipin? Kung ang Barangay Tabing Ilog sa Bulacan ay kilala bilang Barangay Bungi, aba, hindi magpapahuli ang mga Batanggenyo dahil dito sa Barangay Santa Clara. Kilala sila bilang Barangay Bakla! Ano ba yan? Mula sa kanilang punong barangay na si Kapitan Pedro o Laila kung tawagin, at mga kawani ng kanyang opisina, bata at matanda, lahat sila proud to be gay. Umaapaw man ang saya sa Barangay Santa Clara, umaapaw naman ng tubig baha ang Artex compound dito sa Panghulo, Malabon. Na lang totoo. Hindi ba tayo lulubonga? Hindi po. Hindi. Ito na yata ang tanging lugar sa Pilipinas kung saan lubog sa baha ang buong compound sa loob ng buong taon. Ano naman yung buong mga taga-Artex na papalibutan ng tubig baha? Ganda naman ang nakapaligid sa mag-asawang Gerardo at Merly, ang tanging mga residente ng Isla Cresta de Gallo sa Romblon. Sa pagbisita naman namin sa Cagayan, hindi lang sa Canlao Kid kami nabighani, maging sa batang tour guide, naaliw kami. Sino naman ang hindi matutuwa sa batang si Andoy, ang pinakabatang tour guide sa edad na 12 anyos. Nag-sightseeing pa tayo at nakipagkumustahan sa iba pa nating mga kababayang OFW sa Dubai. Kung pabuloso ang pag-uusapan, may mas pabuloso pa ba sa Burj Al Arab ng Dubai? Ang ganda ng fountain nila, no? Nagsasayaw yung tubig. Sa buwan pa lamang dito sa hotel na ito, nakikita ang pinakamataas na kisame sa isang hotel lobby sa buong mundo. Puro ginto. Talaga nakapaligid ang ginto dito. Lahat yan nakatakip ng tunay na ginto. Ipinagmamalaki ng Burj Al Arab ang pinakamarangyang mga kwarto sa buong mundo. Pwede ka nang tumira sa loob ng banyo na ito. At ang presyo? Kayang-kaya! Mahigit kalahating milyong piso. Hindi para bili ng buong kwartong ito, ha, kung hindi para matulog ka lang dito ng isang gabi. Halos isang oras mula sa syudad, makikita ang sand dunes. Para sa mga mananakas ang loob, ito ang para sa inyo. Pati mga sand skiing na subukan ko rin. Alright, let's go right to go!
habang aming inakyat. Mga dagat na tinawid. Mga pistang dinaluhan. Hindi po namin iniinda ang pagod. Maipasya lang kayong masugid naming mga tagapanood sa tuwing tayo'y nagkukwentuhan tuwing Linggo sa loob ng isang buong taon. Sa nagdaang 52 linggo ng taong 2008, biro ninyo, halos 500 kwento ng totoong buhay ang atin pinagsaluhan tuwing Linggo ng gabi. Kabilang na dyan ang mga kung ano-anong kakaiba na ating tinuklas linggo-linggo mula sa tao, bagay, karanasan, karamdaman at syempre salamat din sa mga tahanang nagpatuloy sa atin sa kanilang naiibang mga bahay. Nang dahil sa inyong lahat, 2008 was a year overrated. Kakaiba! Isang taon nating pagkukwentuhan nitong nakaraang 2008, hindi malilimutan ang mga kung ano-anong bagay, galing at bahay na aming nakilala at nakita. Gaya ng bangis ng kamao nitong si Aniceto. Bakit naman pagbuboxing pa yung pinasok mo? Yun ang madaling kikitain, ma'am. Ano-ano yung mga premium na kukuha mo? Magkano? Dati sa probinsya ay isang libo, ganon. Nang minsang lumaban sa kapwa niya bakla, eto at mapapatili ka sa lakas ng dira ni Danica. Ito namang si Mang Batong. Kahit pa daw kasi talian siya mula sa leeg hanggang paa, sa ilang segundo makakalas ang masikip na pagkakatali nitong si Batong Kalas. Tiyaman mo din, upuhin mo kurap. Pero ang galing nitong si Jeffrey Tan sa Salamangka, walang makakakontra. Andito! Wala! Ibang klase! Jeffrey, mula ka pag-artisa, bakit ka naman napunta sa kalye? At yung entablado mo naging kalye? Ako pa akong mag-artisa, ito na talaga ang hilig ko. Eh, mapapatawa ka ba kung ang ngipin mo ang gagamitin mo sa pagbabalat ng buko? Minana ni Mia ang galing ng kanyang ama, ang sikat na Buko King ng Bicol. At dahil sa pagsasanay, 45 minuto lamang nabalatan na isang buko. Pero kung napamangha kayo sa ipinakitang galing ng mga yan, ay mayroon din kaming nakilala na mga taong naiiba sa 2008. Hindi dahil sa kanilang talento o talinong ipinamanas, kundi dahil sa kanilang taglay na kakaibang itsura. 11 anyos lamang si Rochelle, pero sa kanyang kulubot ang balat, nakakalbong bunbunan at hindi paglaki, iisipin mong nasa 80 anyos na ito. Taglay kasi ni Rochelle ang hindi pangkaraniwang sakit na progeria. Sa buong mundo, tinatayang halos 50 kabataan lamang ang dumaranas ng ganitong karamdaman. At ngayon, kabilang na ang Pilipinang si Rochelle sa estadistikang ito. Tulad pa rin sa normal na bata ang kilos ni Rochelle, lalo na nang makita ang aming mga sorpresa. Kumusta? Ipinakilala rin namin siya sa kanyang iniidolong artista, si Piolo Pascual. Salamat, Adele. At Bea Alonso. Abraham. Tulad ni Rochelle, tawag pansin din ang itsura ng magkakapatid na Abraham, David at Ali. Mga batang sinasabing ipinaglihi sa unggoy. Ano ang pangarap niyo para sa kanilang tatlo? Yan ang magandang sana kinabukasan, ma. At sinabasal namin na sana malagdagan yung pag-iisip nila. Kung sa mga tao mayroong naiibang itsura, aba, alam niyo bang sa tubig pala ay mayroon din? Napag-alamang may masamang epekto sa kalusugan pala ang tubig pula ng Santa Barbara. Hindi man daw kasi masyadong mataas ang lead content ng tubig na ito at ang manganese na nagbibigay kulay tsaa sa tubig ay mataas ang phosphorus content nito. Kaya ang nagiging epekto ay nagliliyab kaagad ang tubig pagkagaling sa poso. Pero ang tubig ng aquarium na ito, aakalain mo bang sa pinto ng kotse inilagay? Sa naibang forma nito, mapapastop, look and listen ka dahil sa ganda.
kung ang mga sasakyan ay pwedeng magmukhang pabuloso, aba sa mga mansyong aming nabisita, matutulala ka talaga sa ganda. Mula sa bakod at gate sa labas, hanggang sa mga mueble sa loob ng bahay, lumang kahoy na nagmistulang obra, ang kasangkapan ni Benji Reyes sa Antipolo. Pero kung lumang kahoy ang pinakinabangan ni Benji sa kanyang tahanan, ito naman si Kublai, mga patapon na bagay na ang naging inspirasyon sa paglikha. Ito naman kakaibang tahanan na ito sa Cebu, bahay basura kung tawagin. Ang swimming pool niya, tubig ulan ang ginagamit at ang kanyang mga gamit na dekuryente sa sinag ng araw o solar energy nang gagaling. Ang galing, di ba? Pero itong mansyon ni Joel Cruz sa tuktok ng mga bundok sa Tagaytay, mapapahanga ka talaga. Hindi ako sa nature, kaya gusto ko andyan ang tao volcano, mga mountains, oh, ang nature, very relaxing, di ba? Tatlong palapag ang dream house ni Joel na bunga ng mahalimuyak niyang negosyo. Ito ang mga kung ano-anong kwento na nagpabilib sa atin at patuloy namang nagbibigay inspirasyon sa amin para tumuklas pa ng naiiba sa bawat tao o lugar. Para muli nating pag-usapan at pagsaluhan sa susunod na isang taong kwentuhan. Kung mayroong ngiti, meron ding luha. Pero ang lahat ng ating kwento sa loob ng isang taon, nagtatapos parati ng maganda at masaya. Naunawaan natin kung bakit ang takbo ng buhay ay taas-baba. Ang pinaghiwalay, pinagbubuklod ulit. Ang dating naghihirap, abay, milyonaryo na. At ang sinusubok, nagtatagumpay sa laban. At nang dahil sa pag-ibig, nabuo ang isang taon ng luha at saya. Bakit? Ang tanong na hindi lamang naghahanap ng simpleng sagot kung hindi ng paliwanag sa punot dulo ng lahat. Tulad na lamang kung bakit ang buhay ay pelikula ni Chief Inspector Rodelio Cavalies. Nagkamit ng Medal of Valor, pinakamataas na pagkilala sa katapangan ng isang sundalo sa buong Pilipinas. Bakit? Ika-26 ng Oktubre taong 1992, nilusob umano ng humigit-kumulang 300 MPA ang Barangay San Rafael sa Bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur. Patulog na sila nang marinig ang mga putukan. Sabi nila sa akin, magsurrender ka na, wala na kang magawa nito, dito na kami lahat at saka na alam ko na sa loob ka sa bahay mo. Nakipagbakbakan gamit ang M14 automatic rifle. Habang siya'y nakikipaglaban, katuwang niya si Mrs. na siyang naglalagay ng bala sa baril. Kala ko, sa pelikula lang nangyayari yun. Yung pala sa totoong buhay, mangyayari din pala yun, di ba? Ako nga, nagtaka nga sa sarili ko. Kasi miracle na nangyari sa akin. Na hindi man ako nasusugatan, yung sabihin na protection ako sa ating Panginoon na talaga. Ilibre pa nila ang buhay ko. Nasa palad ang swerte ng dating nagtitinda lamang ng Walis Tingting sa Lucena City na si Jojo. May kakambal na umanong swerte pagkat makikita daw sa kanyang palad ang hugis ng bundok at may sinag ng araw na sa gisad ng magandang kapalaran. Nagkatotoo nga ang hula nang pasukin niya ang pag-aahente ng lupa at ang kanyang unang benta na 50 hektarya ay nagbigay sa kanya ng 10 milyong pisong komisyon. Dito nagsimula ang paglago ng kanyang kayamanan sa buhay. Boses pa lamang, masisindak ka na kay retired Technical Sergeant Nick Tabor ng Philippine Air Force. Pangarap niyang maging sundalo ring tulad niya ang anak na si John Alster. Pero bakit nga ba ganon ang nakahiligan ng anak? Hay nako, pag may makeup! Bata pa lamang siya noon ay nakitaan na ng senyales ng pagiging binabae. Kaya naman sa kalaunan, nakatikim siya ng tadyak, sapak, na halos ikabura ng kolorete niya sa mukha. Naglayas at makalipas ang ilang taon, muling nag-cruise ang kanilang landas. Pagkatapos ng 24 na taon ng aso't pusang samahan, ano na kayo ngayon? Kumusta na ang inyong relasyon?
Friends na friends lang kami. Well, good friends lang. Wala akong alam sa sinasabi. Bakit ang karamihan sa ating mga buhay pamilya? Maraming komplikasyon. Isang ina ang tumaka sa tahanan dahil sa pagmamalupit ng padre de pamilya. Iniwan niya doon ang musmos na anak na si Noel at iba pa niyang kapatid. At dahil sa nataranta, naisuot niya ang tsinelas nito. Kinabukasan nang magising si Noel, kasamang nawala ang kanyang ina at ang kanyang tsinelas na goma. Mula noon, hindi na sila nagkita. Makalipas ang 17 taong nawalay sa isa't isa at dahil sa nawawalang pares ng tsinelas, ay napagdugtong ng Rated K ang landas ng mag-inang Dolores at Noel. Hello po! Hello! Noel! Oh, ayan na! Ikaw na ba si Noel? Ikaw na si Noel? Oh, ayan! Naku, gusto! Bagong pares ng tsinelas para kay Noel ay simbolo ng pagbabalik ng kanyang ina sa buhay niya. Hindi kami iniwan ng tsinelas ko ng nanay ko. Hindi ako ganito katatag ngayon. Maraming salamat sa iyo. Bakit na ba ang ina? Hindi kailanman matiis ang anak. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng bilanggong ina sa kanyang mga anak. Bagamat limitado lamang ang oras ng dalaw sa mga bilanggong tulad ni Alicia, hindi pa rin napigilan ng mga dingding na konkreto at bakal na rehas ang pagiging ina kina Lovely at Leo na naninirahan sa likod ng bilangguan. At mula dito sa ikatlong palapag ng koreksyonal, mula sa likod nitong mga rehas na ito, tuwing umaga, tanghali at dapit hapon tulad nito, ay maghahagis na si Aling Alicia ng panghapunan sa pagkakataong ito sa kanyang mag-anak. Kanin po. Eh, nasan yung ulam? Wala po kasing nahinging ulam kasi yung iba pong mga inuulam po nila. So ito, hiningi mo lang ito? Opo, hiningi ko po yan. Okay, sige nga, pasample nga. At ito na nga talaga yung ihahapunan ng iyong paanak. O talaga pong ito na ihahapunan sige nila. Sige nga, kapita, ipaghihagis mo nga ngayon dyan. Ako, kailangan pala. Ano yan? Kumapitado ka, ha? Hindi po, sanay na po ako mga... Sanay ka na, okay. Tahog bunso! Ay, nakasahod na nga sila doon. Ano yan, sako? Yung kanilang pangsahod? Gumot po. Gumot. Kailanman, hindi maglalaho ang mga pangarap, ang pag-asa, at pagmamahalan habang buhay. Kasi po, kahit po nandito ako, nakapag-aral po yung mga anak ko sa Science High School. Scholar po sila pareho. Scholar? Opo. Abay, matatalino. Opo. Sa 7 taon na pagtigil ko rito, talaga pong pinamikita ko yung mga anak ko na nahihirapan talaga. Hirap na hirap ang loob ko. Kung po pwede nga lang na, sabi ko nga, kung pwede lang na isama ko na sila dito, ginawa ko na. Kasi ang hirap po talaga. Dahil hindi po sila sanay nang nakahiwalay sa amin talaga. Patuloy na nadadagdagan ang ating kaalaman. Tayo din naman kasi likas na mausisa sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Hindi rin naman kasi magandang gamit lang ng gamit, inom ng inom, kain ng kain, nang hindi man lang natututunan kung paano ba talaga ginagawa at binubuo ang bagay, inumin o pagkain na nasa inyong mga kamay at pinagpipiestahan. Kaya dapat nagtatanong, mga bagay-bagay, paano ka ginawa? Kape, dyaryo, at mga pampalasa. Hindi daw kumpleto ang araw natin mga Pinoy kung wala ang mga ito. Ang mga balita sa dyaryo, isang taong kwento ang hatid sa mga mambabasa.
Alas 9 pa lang ng umaga, nag-uumpisa na ang pag-ipon ng mga balita. Pagsapit ang alas 2 ng hapon, ang lahat ng nakalap na istorya ay pinag-uusapan. At pinipili ng mga desk editor kung alin ang balitang ilalabas sa dyaryo kinabukasan. Alas 6 ng gabi, sinisimulan na ang pag-iimprenta ng dyaryo. Isang gabi ay makakalimbag sila ng mula 100 hanggang 600,000 kopya na mababasa bukas sa lahat ng panig ng bansa. Mas masarap daw magbasa ng mainit na balita kung may tasa ng kape. Alam nyo ba, sa bansang Ethiopia, Malaysia at Pilipinas lamang matatagpuan ang isa sa pinakamahal na uri ng kape sa buong mundo at ang tawag dito ay ang Liberica. Matapos anihin, patutuyuin sa araw ang bunga ng kape o coffee cherries. Pagkatapos ipoproseso sa hauling machine. Dito binabanatan ang mga bunga. Roasting capsule. Pag malamig na, gigilingin na hanggang maging pinong-pino. Kung ang kape nagpapasigla ng ating umaga, ang asin at bagoong pampagana naman sa ating pagkain. Ang asin ay mula sa tubig dagat. Pinapatuyo ang tubig sa salt bed. Mula doon, nabubuo ang magaspang at malalaking butil ng asin o barara. At para maging pinong asin, pakukuluan ng barara sa malaking kawa. Alam nyo ba na kung walang asin, wala ring patis at wala ring binagoong na isda? Sa loob ng 6 na araw, paulit-ulit na hahaluin ang isda at asin hanggang madurog ang laman ng isda. 6 na buwan hanggang 2 taon bago hanguin ang buro. Mula sa pagbuburo, kumakatas ang malamantikang likido mula sa isda. At ang mga nadurog na laman ng isda, yan ang bagoong! Bukod sa maalat, mahilig tayong mga Pilipino sa matatamis na panghimagas. At ilan sa ating paborito ang tsokolate at ang ice cream. At sa aking pagbisita sa mga pabrika, naku, kahit medyo nakakataba, hindi ko talaga napigilang tumikim. Gatas ng kalabaw ang pangunahing sangkap sa paggawa ng RC Ice Cream. Ang gatas ay diretso na kagad dito sa planta. Wow, ang bango! Dumadaan sa pasteurization ng gatas para mamatay ang masamang bakterya. At 24 oras na iibak sa holding tank. Ito ang tinatawag na aging process ng ice cream. So dito naman po, ano ang mangyayari? Itong age ng age na to, ilalagay na natin sa ice cream machine. Ano yung flavor ng gagawin natin ngayon? Aba, mangga! Sa ice cream maker, pag-alu-aluin ang flavor. Yung artificial flavoring ito. Pagkatapos ay itigasin ng 2 araw. Tsaka pa lamang maaaring kainin. Mula naman sa bunga ng kakao ang tsokolate. Ito na ang mga pinatuyong bunga. Ayan. Ito ang tinatawag na cacao beans na parang malalaking almonds o malalaking mani. Pero kapag binuklat ito, ayun, pag nahimay, ayun ang itsura, oh. Tinutusta ang mga cacao beans bago makuha ang laman nitong tsokolate. Pagkatapos, didikdikin para humiwalay ang balat sa laman. Ang isang sakong cacao na magigiling dito ay makakagawa ng halos 50 kahon ng tsokolate. Yan na rin yung ihuhulma. Wala nang timpla yan. Ito yung nagiling na, no? Ayan, kailangan punong-puno, siksik na siksik. At eto na yung finished product. Ayun. Oh. Meron na siyang hulma. O, di ba pwede na ako magtayo ng sarili kong pabrika ng tsokolate? Thank you! Ang mga rosas, magandang kaparis ng tsokolate.
buong taon na mumulaklak ang iba't ibang uri at kulay ng rosas dito. Dahil bukod sa malamig ang klima at kontrolado ang mga elemento, ay gumagamit din sila dito ng moderno at computerized na greenhouse. Tulad nito, high-tech. Ang anim na greenhouse dito o bahay para sa pagpapalago ng mga halaman ay nakakonekta sa computer. Mula sa bubong na pinapasukan ng liwanag hanggang sa mismong ugat ng rosas. Pinoprograma sa computer ang oras at dami ng tubig na inilalabas sa linya ng kanilang irigasyon. 5 hanggang 7 linggo ang hihintayin bago maaaring anihin ang inaalaga ang rosas. At isa-isang sinusuri bago pitasin. Isang taong kwentuhan tungkol sa iba't ibang proseso at pamamaraan ang hinatid namin noong nakaraang taon. Kwentuhan na hindi lang binusog ang ating mata, pati ang ating kaalaman. Tulad ng mga papel na kanilang ginagampanan sa telebisyon, pelikula at entablado, sadyang makulay din ang tunay na buhay ng ilan sa ating mga paboritong bituin. Opo, balot man ng katanyagan at kumikinang sa nakakaangat na buhay, sila'y tao din. Mukha o salamin ng ating buhay na may luha, pagsubok, katatawanan at tagumpay. Kung sino-sino sila, heto't muli nating palakpakan ang mga Rated Case Piling-Piling Bituin. Balik na bituin, tawagin Kabayo! At bituin nakakatuwa. Sila ay naging bahagi ng isang taong kwentuhan ng Rated King. Sa edad na 8, luluha na siya pag giling ng kamera. Punong bata ba ako? Ano ba yung una kong gustong bili? Nung nagsumwendo ako, sabi ko, pandesal lang naman sa Casa Marcos ang gusto kong kainin, ang unang sweldo ko at saka butter. Oh. Hindi naman ako nalangat makabili ng bahay. Oh, agad kasi ang sweldo ko na naman, 2,500. Sa edad na 30, batang superstar kung ituring si Judy Ann Santos. May sexy pangangatawan at inspirasyong na ipagmalaki niya sa aming kwentuhan. Ako mas confident lang ako ngayon, mas yung mga gusto kong gawin, ngayon ko lang siya na-express ng maayos. Prinsesa raw siya ng Pasay, ngunit pinatunayan ni Sharon Cuneta na kaya niyang umukit ng sariling pangalan. Ang daddy naman, hindi nagkulang sa mga kwento niya tungkol sa yung, you know, how important it was to keep humility intact, to keep your feet on the ground. Kailangan i-prove ko na hindi ako spoiled brat. Kaya ko pong magtrabaho. Marunong po ako manta kahit konti. Tanda kong ultimate idol siya noon. At matapos ang 3 dekada, binansagang megastar. Sigurado sa pagpapatawa ang takbo ng kwentuhan naman namin ni Mang Donki. Ano na ang sekreto ng pagpapatawa, Tito Don? Ano na rin eh, talaga eh. Yung timing ang importante, oh. Yung timing. Sana kalipas na 6 na dekada at mahigit 200 pelikula na. Laughter is still the best medicine para kay Mang Dolphy. Hindi ako makapaniwala. 80. Mukha ka lang 38. Baka mapagamal ang 80. Luha, awit, tawa. Dito naman sa interview ko sa celebrity manghuhula na si Madam Auring, sumakit naman ang aking tiyan sa kakatawa dahil sa kwentuhang pampaasim. Madam Auring! Dito naman sa interview ko sa celebrity manghuhula na si Madam Auring, sumakit talaga ang tiyan ko sa kakatawa dahil sa kwentuhang pampaasim. Para kang manggang hilaw? Ay, nabubot? Ganun ba yun? Kaya maasim pa? Pinakamaasim, alam mo ba kung ano? Ano? Sampalok. Pero hindi sampalok ang manghuhula. May asim pa raw siya dahil sa kanyang relasyon di umano sa mas nakababatang lalaki. At ito ang naging inspirasyon ni Madam para siya ay maging isang mag-aawit. Ang sex appeal nitong lola niyo. May asim pa naman ako. Maya
sabi Concepcion, bituing bumangon sa pagkakadapa. Katulad din ng iba pang mga bituing aking nakapanayam na sinubok ng tadhana. Mayroong sinubok ng matinding sakit. Mayroong tila nakalimutan na ng industriya. At mayroon ding akyat baba ang kapalaran dahil sa gawa ng tukso ng droga. Ang nagbalik Pilipinas na matinee idol noon na si Gabby Concepcion. Yun ang unang-unang dahilan talaga kung bakit gusto kong umuwi. Makasama ko lang siya, malaking bagay na yun. Makita ko lang, mayakap ko lang siya. Tama na yun. Same thing with my mother, no? Yun yung nanay ko. Mm-hmm. Hindi lang yung tatay ko. Yes. Yung nanay ko rin. Uh-oh. What went wrong between you and Sharon? Well, we were young then. I thought I knew everything. Pero turns out, now that I'm looking back, I didn't know everything. And are you friends today? Yeah, we're exactly good friends, pero we're no longer enemies. Naghilom na ba lahat ng sugat sa iyong pagbabalik? Palagay ko. Nandito ako para ayusin yung mga kung ano man yung naiwan ako, hindi ko natapos. Hindi lang yan. Isang agupit. Dinayo ko ang albay. At halos hindi ko na nakilala ang batigang bandido na si Paquito Diaz matapos malagpasan ang kondisyong stroke noong taong 2004. Mang Paquito, kumusta ka na? Excited ako. Lumabas sa pelikula. Gusto mo ulit lumabas sa pelikula? Oo nga. Totoo. Lumabas na pala si Fernando po. Nasira na ang iluso ko. Ikaw na. Mukha ka ng bida. Ting, ano? Of course not. You go to sleep na nga, Yoyo. Siyempre. Sikreto natin yun. Tayong dalawa. Mula mundo ng showbiz, Zelda ang naging mundo ng dating aktor na si Dennis Da Silva. Simula pa 2002. Bakit sa palagay mo napariwara ka, Dennis? Pero hindi pa huli ang lahat para kay Dennis dahil sa selda niya natagpuan ang Diyos, nakapag-asawa at nagkaanak. Ano naman ang nagtulak sa'yo na talagang pinakasalan mo talaga si Dennis? Siguro. Asawa at anak ko, sila ang lakas ko. Sila ang nagpapahigot ng mundo ko kahit na nakakulong ako. Kung pamilya ang nagpapaikot ng mundo ni Dennis, ang komedyanteng si Mang Palito naman, tila umiikot na lang ang mundo sa pagtutugtog ng drum. Sa ngayon, mukhang matumal yata ang trabaho. Hindi po matumal, talagang wala po. Bakit nagkaganon? Dahil siguro sa hirap din ng pera, sa hirap din ng pelikula. Hindi na daw kayo natatakot humiga sa babao? Hindi na po, dahil masarap na yung buhay ka, nakakahiga ka na. Pagpatay ka na, wala ka lang pakiramdam. Buhay ako. Ito ang komedyanteng si Richie De Horsey nang makausap namin noon. Eto na siya, nang makaharap ko ngayon. Ikaw, may permanente kang tahanan doon sa Itbulaga, di ba? Yes, oo. Kasi pinagkalupto talaga yung kaibigan, yung showbiz, pinagpalit ko sa drugs. Makipaghiwala yung asawa ko sa akin, umalis ako kay Eddie. At pinagtaan ko yung mga pusher. Anong hinihingi mo eksakto ng kapatawaran? Ay, doon sa mga tao manmahal sa akin na napinsala ako. Di siya yung gusto ko lang naging yung lang ng state. Anong plano mo ngayon sa buhay mo? Simula ka ulit? Simula ulit. From A, ito kailangan magtrabaho ko. Pero ngayon kailangan ipakita ko yung magbubustay ito. Magbabago yung buhay mo talaga? Mga bituing pansamantala mo nang bumababa para ating makakintuhan. Mga kwento ng buhay kung saan may leksyong tumatatak at magsisilbing gabay sa karamihang sa kanila ay sumusubaybay. Na bagong taon na po tayong magkakaibigan, magkabalitaan at syempre parating magkakampi. At sa pagtatapos ng bawat taon ay lalong tumatatag ang ating samahan habang magkasabay nating sinasalubong ang bagong taon na puno ng pag-asa. Pag-asang mababawasan sa atin ang naghihirap. Ang magkakagalit ay magkakabati. Ang may sakit ay gagaling.
Ang utang ay mababayaran. Ang nag-aaral ay makapagtatapos. At lahat tayo ay uusad at aasenso tungo sa ikabubuti nating lahat. Basta, sa hirap at ginhawa, tayo ay magkasama. Promise, ha? Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kapagpikon.